Good afternoon, everyone, our dear PIC members here in the country and abroad, and our resource speakers. I would like to welcome you all to this PIC online talk show entitled PIC Sessions through the efforts of the PIC National Board of Directors, spearheaded by the Inter-Specialty Group Committee and the six specialty divisions of our institute. We are actually inviting experts to talk and discuss with us some valuable topics related to our industry as we are moving on to the new normal because of this pandemic. PIC would like to offer you free online programs that would help us better understand our profession, the construction industry, and our day-to-day life through the sharing of knowledge, innovations, researches, and experiences for the betterment of our lives, the people's lives, and our communities. Today, our session would focus on water, or simply focus on the question, can we drink our water? You know, water is one of the most important substances on Earth. All living things, human, plants, and animals must have water to survive. If there was no water, there would be no life on Earth. And we are lucky this afternoon that we have here with us experts that will discuss on matters and concerns about water. On behalf of the PIC National Board of Directors, I would like to express our heartfelt thanks to our resource speakers, the experts, for sharing their valuable time and efforts, the Inter-Specialty Group Committee for spearheading this worthwhile activity, and to everyone who are attending the session this afternoon. Just sit back and relax and enjoy the session. Again, remember 3H, be happy, be healthy and be holy always. Happy New Year pala to everyone. Thank you so much and God bless us all. Hi, good afternoon, good morning, and good evening sa viewers natin. Ano? Kamusta ka na? Ako nga pala po si Eric Season, your host, and kasama ko ngayon ang napakaganda kong co-host. I'm Pia Ortizio, yung partner ni Sir Eric, even in the last PIC sessions. So, welcome in our second session. Good afternoon din sa'yo, Sir Eric. Actually, ano tayo? Sabi ko nga, good afternoon, good morning, and good evening kasi pati sa mga ibang parte ng mundo, may mga nanonood sa atin ngayon. Ano? So, welcome po sa inyong lahat. Kamusta, Pia, ang iyong New Year? safe na sinelebrate, no? Sa bahay lang with the intimate family. So, I hope yung New Year mo din, Sir Eric, is everything you've hoped for and planned. Okay naman, yes, okay naman. Ano lang, talagang nakakapanibago, no? Naman sa bahay ka lang,
Although sabi nila hindi masyado yung bawal fireworks, pero ay papano, meron pa rin nagpa-fireworks. Yes, ang dami pa din, ano. At least na-celebrate ng maayos yung New Year, and even 2021 na, is andito pa din tayong PICE to continue our PICE sessions, our webinars, no, to be of service sa lahat ng members natin, sa lahat ng civil engineers. Yes, agree, agree. So, sabi nga ni Prince Bong, yung topic natin ngayon is about potable water, ano. So, I think marami kasing, well, ako, for ako, parang part na ng expenses ko yung bibili ng ano eh, nung nakagalon na tubig, ano. So, yes, oo. So, ano nga ba, bakit nga ba, ano, no? Parang siguro may personal ano lang ako na gusto, kaya gusto ko rin, interesting din sa akin itong pag-uusapan natin, ano. Yes, so not really civil engineers, no, pero lahat nakaka-relate, no, bakit pa tayo bumibili pa ng water o ng treated water, or free ba dapat yung potable water? Oo nga. Medyo mga questions sa atin eh. Tsaka alam mo, di ba sa Pilipinas pala, I think 5 million ng population natin eh, are experiencing water crisis din eh. No? So, to find out kung bakit nga ba, no? Bakit tayo nagkakaroon ng crisis sa tubig? Eh, to think na ano pa naman tayo, parang, I don't know, siguro to think na island yung Pilipinas. Yes. Pero yet, we're having water crisis. Oo, very ironic, no? And I think maganda talagang mapag-usapan and madiscuss atin ng industry experts talaga para mas mapaintindi sa atin in layman's term. Sige. Tama ka dyan. Correct. So, bago na natin patagalin, Tia, introduce natin ang ating mga kasama ngayong experts, mga guests. So, baka gusto mo nang introduce ang ating unang guest? So, to start with, to welcome our first guest, he is an alumnus of Kalumban College, Olongapo City, with a degree of Bachelor in Science in Civil Engineering, Senior Project Manager for Resources and Facilities of Maynilad Water Services Incorporated since 2016, member of the Water Engineering Specialty Division of the Philippine Institute of Civil Engineers. Please join me in welcoming Engineer Robinson Salenga II. Yes. Good afternoon, Eric. Good afternoon, Tia. Good afternoon sa lahat. Ito, pili ko, hindi na natin kailangan introduce si Sir Robin kasi simula ng pandemic tayo. Suki na natin ito sa PICE. Oo nga eh. Salamat sa pandemic. Sige. All right. Our next guest, he has... He's practicing sanitary engineering and civil engineering for more than 4 decades, specializing in construction and project management for water supply and wastewater engineering. He served as president of both the Philippine Institute of Civil Engineers and Philippine Society of Sanitary Engineers. He was also honored the title of Outstanding Professional of the Year in the field of sanitary engineering in 2020 by the PRC. He is currently the Executive Vice President and Authorized Managing Officer of VA Tech Wabag Philippines, an EPC company for water and wastewater treatment facility. Let us welcome our next expert guest, and kilala natin din to, lalo na sa ating sa PICE, Dr. Robert Licup. Hi, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapwa civil engineers at yung mga nakikinig na iba o nanonood na hindi civil engineers. Surprisingly, ano, Robin is the second generation sa Salenga na kilala ko. Nakasama ko ang kanyang father sa first job ko. Tapos ngayon. It's a full circle. yung Robin Salenga doon. So, yung Robin Salenga the first, nakasama ko ngayon the second. Maliit lang talaga ang mundo ng engineering, ano? So, for our third and final guest for this afternoon,
He graduated from the University of the Philippines with a Bachelor of Science in Civil Engineering in 2014 and a Master of Science in Environmental Engineering in 2016. He is currently an Assistant Professor of the Institute of Civil Engineering, University of the Philippines, involved in water quality monitoring and modeling of heavy metals in mining impacted communities, as well as groundwater quality modeling and development of groundwater management plan in Metro Manila and nearby provinces. Currently, a part of a project that aims to develop a low-cost method for treating polluted groundwater using electrochemical coagulation. Please welcome Engineer Reggie Makasieb. Hello, good afternoon sa lahat ng nanonood sa atin ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, mga engineers and engineers alike. Baka magtaka kayo mga ano kasi originally si baka magulat kayo na hindi yan si Ma'am ano Ma'am Antonia Tanchuling. Nag-evolve si Ma'am. Ano kasi meron siya medical emergency ano, so she had to beg off muna, rain check muna siya dito sa ano natin sa show. Pero ang kanya representative naman, ako talaga nakita ko, narinig niyo naman yung introduction sa kanya, talagang sakto-sakto din yung kanyang mga experience, ano, talagang sa wastewater, tsaka water potability rin yung kanyang talagang, ano, experiences. So, again, welcome po sa ating mga guests. Kung for our viewers, kung may questions po kayo, may gusto kayong itanong, wag lang sa edad ni Sir Bob tsaka sa love life ni Sir Robin. Just ano, type in your question. Si Pia, single pa rin siya, pero wag niyo na rin tanong. So just type in your questions and our guests will be glad to answer yung mga queries niyo. No? So, yun, so potable water, yun ang ating pinaka-topic ngayon. Ano, Pia? Yes, so as we have discussed earlier, pinahapyawan na natin kanina. Very interesting topic para sa lahat. Pero before we start, ayun nga, nalay na ni Sir Eric na mag-ask lang tayo ng questions din sa chat box natin. I-address talaga natin sila. So before we start with the questions, no, ilatag muna natin. Ano ba pag sinabing potable water? Paano ba dine-define yung potable water? Sir Bob? Sir Reggie? Oh, so for water potability kasi, ang sinusundan talaga natin ngayon para masabi nating potable is the Philippine National Standards for Drinking Water. Based on the definition of the Philippine National Standards for Drinking Water, dapat within the limit set by the standard itself. So ang tinitingnan natin, actually, tatlo. Okay? Meron tayong physical, microbiological, chemical, actually apat pa nga yan eh. According to the standard, meron tayong radiological. Okay, but for municipal water treatment, yung tatlo basically yung tinitingnan natin. Physical, chemical, microbiological. So later, pag diniscuss natin, paano ba tayo magkakaroon ng potable water, makikita natin mga proseso, maraming proseso. Kayo magtataka bakit ganun, ang dami-daming steps na pinagdadaanan. Kasi yung tatlong yon yung kailangan nating tingnan para masabi natin na potable and safe for us to drink yung water na sinusupply sa atin. Okay. So, meron tayo, sir, may standards tayo na sinusunod. Ano, Sir Bob, yung ano natin? Alam niyo ba yung ano yung standards na sinusunod natin? Meron ba tayong regulations sa sinusunod? Pilipinas in particular? Well, yun nga, kamukha nung sabi ni Reggie, nag-evolve yung Philippine National Standards for Drinking Water. Sabi mo kanina, more than 40 years yung aking experience eh. Actually, even way back, meron na mga standards na sinusunod as to potability, yun nga, bacteriological testing. I recall when I was still, well, to be exact, in 1977, when I started working with the Water Works, while meron ng mga dating mga procedures and processes, I institutionalized the and made it written, the quality control program of the first company where I worked for. And it's basically based on the drinking water standards that was then in session. So merong bacteriological testing done regularly on a daily basis on peak sampling points mula sa source, papunta sa site,
papunta sa tapping point ng customers. Anong normal na yardstick? Ang normal na yardstick, dapat pagdating sa top ng customer, may at least 0.2 milligrams per liter na residual chlorine to make sure that in, if ever there is any contamination, while water is being distributed, there is still chlorine that can react with it. Kasi lahat naman ang dinidistribute na water sa pipe in water, it's pretty sure once they leave the plant, once the water leaves the plant, sigurado na yan ay potable. Sabi nga ni Reggie kanina, may proseso para ma-meet yung tatlong requirements, biological, chemical, and physical. Paglabas sa planta, maayos siya, potable yan. Posibleng magkaroon lang ng contamination for several factors which may be discussed later on in the process of distributing it. So, una, walang for biological ano contamination, the yardstick is walang fecal coliform. Kasi fecal coliform meaning it's contaminated with human feces, which normally brings carries with it pathogens. Then the chemical components that may be harmful to man. Yun yung mga kinokontrol natin. Dati-dati, walang treatment kasi hindi polluted ang ating environment. Kaya kailangan natin ngayon ng treatment, kasalanan din natin. Pinollute natin yung ating mga sources. Di ba? So, kailangan i-treat natin. Lahat ng civil engineers sa pag-aralan ng hydrologic cycle, continuous yan. Kaya lang nagkaroon ng intervening variable condition o variable parameter, yun yung pollution caused by man. Kaya tayo nagtitreat. So does that mean po, to follow up na Sir Bob, does that mean ba na walang free na potable water? Kailangan lahat po i-treat natin? Hindi naman. Halimbawa, kukuha ka sa deep well. Kung yung deep well, hindi naman siya contaminated. All you have to do is treat it with chlorine to make sure na talagang wala. Yun lang yun. No? Kasi in terms of chemical, physical, malinaw na siya. It underwent natural filtration sa ground. Then mayroon din siya na wala rin. So, merong actual potable. Talking about my experience again way back. Dati, nung nag-hydrological surveys kami sa bundok ng Zambales, may makita ka lang tumutulong tubig sa paligid, pwede mo nang inumin. Ganun yung mga ano noon, that was more than 40 years ago. Kaya lang ngayon nga, sabi ko nga, saan ba ang lugar ang walang human habitation that caused, di ba? Yes, pollution. Opo. Pollution, yun yung problema natin. Minsan ako, ano Sir Bob, nag-hiking, yun sa site, di ba? Pag nandun ko na sa mga bundok na lugar na ano eh. Potable. Wala naman nangyayari. Doon sa mga lugar na gano'n, yung mga liblib na lugar, pwede pa rin naman nating mainom as it is, yung tubig. Pero yung na-mention nyo about yung ano yun, yung groundwater. Di ba ngayon, di ba Sir Robin, yung groundwater ngayon, yung deep well, Bob, technically, bawal na siya, di ba? Yung pinagbabawal na yung deep well, ano? Technically, bawal ang deep well sa local dito sa atin. But with the recent, like 2019 to 2020, di ba nagkaroon tayo ng water shortage sa Metro Manila? So we revived that one. And technically, that's one of my project to recommission that commission deep well, but technically some of that deep well are not that good kasi nga matagal na siya, pero same thing katulad ng sabi ni Sir Reggie kanina, it will undergo the treatment pa rin kasi to add up din doon sa sinabi ni Sir Bob kanina, inhabitant na yung location. So kaya nga, 'di ba, una kaya one reason din kaya pinagbawal yung deep well kasi may mga septic tank. So the filtration, the infiltration with the system. So that's one of the reason. But ngayon pinapanaliman yung mga deep well, and then one of the reason din kaya ayaw nung iba is kasi baka daw magkaroon ng sinkhole. Alam naman natin yung discharge ng water.
from below. So yun yung mga isa sa reason. Pero to answer din the question of Pia kanina, may mga potable water pa rin, sources pa rin naman. Katulad ni Sir Eric, pag nasa bundok ka na medyo pagod ka na maghanap. magdala ka doon ng treatment plant, di ba? Maghanap ka ng treatment plant. Unless may bottled water. So, dagdagan ko lang yung sinabi ni Sir Robin tungkol dun sa groundwater dito sa Metro Manila, ano, kasi yun nga, meron tayong moratorium, ano, implemented by the NWRB since 2004. And then recently the NWRB is also conducting studies din kasi dalawa yung tinitingnan nila, bukod sa quality, yung quantity din ng groundwater na meron tayo dito. How much can we extract from our groundwater supply to augment yung current surface water supply na pinoprovide ng ating concessionaires dito sa Metro Manila. So yeah, since noong 2019 nga, gaya ng nabanggit ni Sir Robin na nagkaroon tayo ng water shortage, talagang kinonsider nila na ma-reopen or ma-recommission yung ilang mga groundwater well natin to augment. But prior to that, there are efforts to study in terms of quality and quantity to reopen those groundwater wells. Mm-hmm. Okay, so parang alam ko dati kasi, di ba, actually sa akin, alam ko kaya binawal yung mga deep well kasi nga more on sa technical, ano, view, kumbaga, dahil yung aquifer nga, yung sinkholes, yung sa possible consolidation. So, siguro, I hope, siguro may regulations din naman tayo na, although you're starting to reopen yung mga ganyan, ano, well, I'm sure may mga regulations din naman in place, no? To answer that one, yes, may mandated pa rin, may sinusunod ng mga regulation with respect to that one. And then one of the step on that one nga is to have the initial study pa eh. Kung ano yung discharge na makukuha at kung ano din yung possible na discharge in the future, in long term, hindi lang pag sinabi natin na ito kaya nito. O well, sa case ko kasi maraming deep well, hindi naman lahat itutuloy. Kasi nga yung discharge of water na nandun is hindi na, tapos may mga other chemical components na rin na nahalo na dun sa ano. Kasi nga, di ba, may mga pipe siya. May mga pipe na naiwan. So, nagkaroon na ng reaction. Mm-hmm. So, yun yung mga isa sa tinitignan na possible source. Okay. So, speaking of possible contamination, ano, we have a question from one of our viewers, from Engineer Roland Rox Peña. Are local water districts testing and treating arsenic in water? Sir Bob? Sir Rob? Actually, sa personal knowledge ko, palagay ko galing ito somewhere yung itong nagtanong na to eh. Yung apelyido niya eh, sounds familiar. Meron kasi nga nung ito, napabalita itong arsenic poisoning, arsenic in water na to, somewhere within the vicinity of the Pinatubo. Hindi, some areas lang, hindi naman lahat merong ano eh. Pero, I believe there is a study being conducted at kung sakali man nakikita yung arsenic presence, it's being tested regularly. Nagkaroon ng study rin dito yung World Health Organization about this problem which I believe have been addressed by the local governments and the water regulators in the province. But definitely not here in Metro Manila kasi surface water ang Metro Manila eh. Yung napabalitang arsenic dati, they're using groundwater. Isa yan sa naging problema natin sa groundwater. Nagkaroon ng arsenic contamination in some areas. So it's being tested actually. Sabi nga ni Reggie kanina, may radiological pang test required. Actually, it's for Manila Water and Maynila. I believe they're being required regularly to test for heavy metals as well. Yes. Diba? Yes. For contamination of heavy metals as well.
sa water nila when in fact kung tutusin talaga wala naman talagang I don't think of any contamination of heavy metals, pero just to make sure ganyan po katindi ngayon ang ating regulatory regime when it comes to potability of water. Nag-i-improve yung even the PUB national standard for drinking water has been revised. Was it in 2017, Rage? Yun ba yung muli, ano? 2017, the latest. Yeah, 2017 was the latest. The previous one is 2010, if I remember right. Regularly, na-update yan. So, ito mga test na to, isinasama yan sa mga requirements. If ever, lalo na kung prevalent or makikita siya sa isang lugar. In fact, sir, ang arsenic is already a mandatory drinking water parameter in the latest Philippine National Standards. So, kasama na siya dun sa 10, alam ko 10 parameters yun na mandatory for all water supply providers. They have to test for arsenic because na-discover nga, yeah, particularly in Pampanga, may mga areas Ayan, binanggit mo na kayo. may arsenic. ayun nga, naging, kaya siya ginawang mandatory this time na with the 2017 na, with the 2017 na tawag dito, 2017 na edition ng PNSDW. Kasi nga, na-find out ito mga bandang, kung di ako nagkakamali, siguro after 2010 eh. 2014, 2015. Mga ganon. Inaalala ko kasi kung sino presidente ng PSS yun nung mapag-usapan namin yan. mga ganon, 2014 na ano yan, na na-discover yan at ang naging sapantahan nila noon parang, well, I don't know if it has been supported by studies, naging results yata ng Pinatubo eruption daw. Parang yun lang yung nagbago eh, kasi sa lugar. Daw, I am not sure about it. So sir, yung arsenic is, kumbaga ngayon, sabi nga ni Sir Reggie, ano na siya, kumbaga part na siya mandatory, na... Mandatory. Kailangan i-check. So pati itong mga water, supposedly pati yung sa question ni Sir Roland, yung local water district. So they mandated sila na kailangan gawin talaga nila yun, i-test nila for arsenic. Yes, I think the answer for that one is yes. Kasi ngayon, though if we are taking into consideration for the local water district na rin, katulad nga na sabi ni Sir Bob, doon niya nagkaroon ng linkage siyang ang Liko pa tang Salenga. So, local water district up north. Okay? So, anak ako ng tubig. Tatay, lolo ko si Sir Bob. Tatay ko kasi tubig. So technically even them yung mga nakakausap na namin doon, yung mga titas and titos ko pa na nandoon, knowing that I am working with Maynila, parang sinasabi nila halos pareho na rin yung ginagamit na parameters, because technically the Philippine National Standard for Drinking Water derives the word from the Philippines, so dapat yun yung guidelines natin for all the water districts and the water distribution system. For that part. Okay. Thank you for adding that, Sir Rob. To follow, ano kala, i-relate ko lang dun sa nasabi kanina ni Sir Bob, no? So even in Maynila and Manila Water, basically in Metro Manila, is tinetest na ngayon for arsenic, even though surface water naman yung source of supply. So does that mean ba yung water supplied in Metro Manila by Maynilad and Manila Water is potable directly from the faucet or tap? Teka, bago mo sagutin yan, ipasalamatan muna natin ang ating sponsor. sponsor natin na Emerald, PVC pipes, PVC fittings, and PVC doors. Sakto-sakto, we're talking of ano, no? So yung mga gumagamit sa inyo ng PVC pipes para sa inyong mga linya, ayan. So, Emerald PVC Pipes, no? So, yan ang sponsor natin for today's session. Okay. Talaga, eksakto pa dahil nakatapat sa akin yung Emerald. technically, yes. The water from the faucet can be pwede mo inumin. Kasi as noted and mentioned by Sir Bob earlier, and based on the
the guidelines that we had, dapat yung i-distribute namin na tubig, may disclaimer ah, I'm speaking on behalf as an individual on this one. Ang isang project ko kasi is treatment plant. I am handling one the treatment plant for Maynilad. The quality of water that needs to be distributed from the source of say from the treatment plant should be potable enough. So kung may and then at the same time Maynilad and Manila Waters are constantly upgrading their pipelines for the distribution all throughout Metro Manila. As I know, also other major cities are doing that one. They are improving for that one. So just to quote on the question, hindi lang siguro dapat i-single out natin ng Maynila din Manila Water for Metro Manila, but also for other local water districts and other distribution system. Kaya nga tayo may treatment na ginagawa para mas lalo maging potable yung water. So the question there is, yes, most of, if you happen to know, if you're going to ask for, say, sa common sa restaurant, can I have a drinking water? Pag tinatanong ka, di ba, normally tinatanong mineral water. Pag sinabi mong service water, it came from the faucet itself. So, technically, ganun yun. So, hindi naman tayo nagkakasakit. So, that's a trivia. Siguro hindi alam nung iba na pag humingi ka ng tubig, pag sinabi mong service water, that's coming from the pipe, from the faucet itself. Lagyan mo na yun. Yeah. Susukan ko lang yung sinabi ni Robin ng 2 points, ano? Pangalawang point ko will be the mineral water. Unang point ko yung is the tap water potable. Isa yan sa lahat, both Manila Water, Maynila, water districts. Lahat, they are mandated by law, lahat ng i-distribute dapat potable. Yun yung ano. And, isa sa mga, sabihin natin, SOP sa water treatment, kapag sumobra, and I practice this one 44 years ago, 43 years ago. Kapag sobrang biglang pumasok yung malabong tubig sa water treatment plant, para hindi ka malusutan ng malabong tubig, when we say of malabong, physical pa lang yan, ha? Para hindi ka malusutan ng malabong tubig dahil hindi ka makakaraka-raka makapag-adjust ng dosing mo ng chemicals, magre-reduce ka kagad ng production mo. Para mapahaba mo yung retention time, making sure na yung didistribute mong tubig. Ganun yung mga risks na ginagawa. Ganun yung mga business decisions na ginagawa ng mga water operators. Magsasuffer sila ng quantity distribution para lang siguraduhin na potable ang water. Mm-hmm. Ganun yung ginagawa. So, again, as I've said, merong mga fixed sampling points mandated regularly based on the number of water service connections. Mag-i-establish ka ng fixed sampling points on a regular basis. Detestingin mo yan to make sure you're comparing apples with apples. Let's say, for example, ang bahay ko, fixed sampling point, laging depende sa buwan ng araw ng buwan, pupuntahan yan para kumuha ng sample at detestingin. Para you compare apples with apples. Hindi yung pwede yung, ngayon, bahay ni Eric, bukas bahay ni Bob, bukas bahay ni Reggie, bukas bahay ni... Hindi, dapat every month, isang bahay lang. Same sampling points ang gagawin to make sure that yung iyong mga parameters are really met. Yun yung mga requirements natin. And I believe Reggie can strengthen that further. Mm-hmm. Yeah. So dun sa standards natin may mga ano yan eh, may mga naka-layout na requirements kung saan ka dapat magsa-sample, kailan ka dapat magsa-sample, ano-ano yung mga isa-sample mo, ano-ano yung mga ite-test mo. Mm-hmm. 'Yun, naka-detalye yan dun sa Philippine National Standards natin for drinking water. So ang nagkakatalo na lang siguro sa implementation, how we monitor for every local water district,
for every water supply providers kung paano ini-implement or kung paano pinopolis ng say ng DOH yung compliance with the standards. Okay. So, in short, based sa sinasabi nyo, paglabas dun sa water concessioner, definitely potable siya. Yun yung requirement. So, paglabas. So, ang question is, from the concessioner papunta rin sa bahay mo, yun ang, ano ba yun? Is it still within the mandate of the water concessioner? Or meron bang, yung mga, kumbaga yung distribution papunta rin sa bahay? Kanina papasok yun, sir? Sino bang... Technically, the distribution ends in the ano eh, paglumabas na yung tubig. So, kaya nga, di ba, ang mga connection natin, it's only, so, the connection should only be made by an authorized representative. So, even, say, kasi ang typical distribution system is from the planta, may primary pipe, which is malaking pipe, tapos liliit siya hanggang lumiit, hanggang dun sa mismong road level na natin. Then from the road level, magtatap yung common household. Then the tapping of the household to the meter would be done by, authorized representative like Maynilad or Manila Water or any local water utilities. From there, ini-ensure na yung lumalabas dun sa meter, which is the basis of the payment made back to the say to the service provider, it's malinis yun. So okay. In reality, dapat yung paglalagay from the meter up to the faucet, it's dapat maayos din. So gamitin natin si Emerald. May commercial. Meron akong question. Ito, may question dyan eh. Tara talagang ito. So, how can we restore the confidence on the consuming public to drink water directly from the faucet? Sample. well, actually, ganito siguro yan eh. Naging napaka, going back dun sa sabi ko kanina, nakalimutan ko yung mineral water. When you talk of mineral water actually, hindi ito yung ordinaryong bottled water. Yung mineral water na tinatawag natin, normally galing yan diretso sa spring. May mineral siya. Yes. Pero yung bottled water natin na binibenta ngayon, sorry to say ha, it undergoes a process, lahat ng minerals tinatanggal. Yes. So hindi siya actually mineral water, it's just plain simple bottled water. And alam niyo, ang isa pang inaalis sa although that's normal ano, inaalis sa mga bottled water, yung chlorine. Tinatanggal 'yan. Kaya pag dapat yung bottled water, pag ininom mo 'yan, dapat you consume it in one drinking. Kasi kapag 'yan, ininom mo siya, you late. Hayaan mo lang siyang nandidiyan. Dumampi siya sa labi mo, definitely may microbio na yan, di ba? And you let it stand there over a period of time, nag-multiply ng bacteria and everything. So dapat ang talaga dyan, sa bottled water, iinumin mo siya karaka-raka. And talking about confidence, I believe even the owners of Maynila, pag nasa, kasi yung owners ko ng dating pinanggali ako, Manila Water, they drink tap water when they go to the. It's mortal sin for Maynila employees and for Manila Water employees to serve the owners bottled water, di ba, Robin? Yes. That sends a wrong signal. Naging maganda lang kasi actually yung marketing strategy ng mga by gallons, yun yung ano. Naging ano lang talaga kasi hindi ko alam bakit pero naging alam mo naman tayo mga Pilipino so in reality if we drink we can drink the water sabi mga Eric kung yun nga galing ka nga sa bundok wala naman nangyayari sa atin pag nagsasurvey tayo alam mo sir meron pa akong
actually kaya ako binanggit tinanong din kanina yung hanggang saan yung mag-end yung responsibility. So hanggang sa sabi nga ni Sir Robin, 'di ba? Hanggang sa paglabas ng tubig or papasok ng bahay niyo kasi sa ngayon kunyari kagaya ko nasa building ako nakatira. So mas doon pa nga ako nadali kaysa doon sa bundo kasi naka, may tanke siya nasa yun actually yung problema. Lalo na kung merong cistern na sarili yung tinitira mo, halimbawa naka-condo ka o nasa building ka at tapos hindi regularly clean or disinfected yung lalagyan. Yun ang nagiging ano. Halimbawa pagpasok ng bahay mo, hindi mo alam may leak ka pala sa bahay. Di ba? Na posibleng contamination. Ma-contaminate yung tubig. Yun yung mga dapat nating tignan. Yun yung mga dapat nagiging culprits actually pagdating sa waterborne diseases na nangyayari dahil doon. Contamination during distribution mainly after the kasi yung responsibility ng mga water service providers hanggang metro lang eh. Paglampas ng metro, yung may-ari niya ng bahay ang may responsibilidad. Yes. Ganun yun. So, the other operators make sure that it is potable after the meter. So, dapat tayo, paglampas ng metro, we also make sure na potable siya. Potable pa rin yung... sir, like, meron ba tayong parang... is there a way that we can test? Kumaya ako, parang gusto ko mag-test yung tubig. Bago ko yun naman, gusto ko i-test yung tubig ko muna bago ko yun. Meron bang test na nabibili? Or... Pwede kang bumili ng tawag dito ng Jurassic na PKP, yung chlorine determination na tablets. Yeah, comparative kits. Basta may chlorine siya, residual, Yun yung pinaka simple na malalaman mo na potable yung water kasi there is that disinfectant that is present in the water na magka-counteract sa anumang contaminant. Kapag wala ka ng chlorine residual, medyo mag-isip ka, something went wrong kasi dapat at least meron kang 0.2 chlorine residual sa yung tap water. Ibig sabihin wala nang aakto sa contamination. Ay, yung ano, sir? Ano, Sir Reggie, yung meron kasi ngayon, di ba, yung mga filter, yung UV... Okay, yung nabibili, yung installed sa bahay. UV yes. disinfection. Pang-water, ha? Na pang-water. Ano ba yun? Na pang-water. Ano ba talaga? O baka naman, na-marketing na naman ako. May iba't ibang klaseng type kasi yung UV na yan, eh. So, may certain wavelength, may certain type ng UV na commercially available na appropriate for specific purpose, kunwari, for water treatment. So, kung makikita mo, pag nag-search kayo sa internet, ang dami lalabas niya na na mga myths, ganyan, sasabihin na ganito, hindi effective yung ganito, ganyan. Pero kung magre-research talaga kayo, yung mga technical aspect ng UV disinfection, may certain requirement, yung particularly yung wavelength nung light na makakadestroy ng bacteria or ng microbes dun na present dun sa water nyo. Kaya lang, ang UV disinfection kasi, meron ding limitation yan. If your water contains compounds like chemical compounds, heavy metals, hindi mo yan madedetect physically, hindi mo yan madedetect by sinasabi ni Sir Bob na chlorine indicator. Residual. Hindi mo madedetect yun. So kung present yung chemicals like that, compounds, heavy metals, pesticides doon, yun lang, hindi mo alam. Ang only way na malalaman mo na merong chemical present doon is to have it tested in the laboratory. Yun. So may mga water service providers na nag-open for testing yata sa household. I don't know sa Maynilad kung meron, si Sir Robin siguro makakasagot. Kung they entertain yung mga test na request ng households. Yes. To add on dun sinabi ni Sir Reggie at ni Sir Bob. Yes, we have testing
sige, i-promote ko din daw yung lab, yung ano yung lab is one of the accredited by DOH to test water. We have a new facility then inside La Mesa doing the testing. Napapangiti si Pia kasi si Pia ang structural my project manager. Actually, it's a newly constructed facility that house the testing of water. We cater not only for company or mga restaurants, but we do also cater household kung meron. Kung may mga magpapatest. But as far as I know, parang wala pa namang bahay na nagpatest ng tubig niya. Kasi parang may assurance din siya na, well, ang sinasabi naman kasi namin na pag lumabas ng planta at na-distribute, it's potable. Pero ang point there is, yes, they can do that one. They can, though may bayad yun, ha? May bayad. And then, alam naman natin na, lalo na pag mga ganitong testing, because when I was still working in Subic, way back 20 years ago, yan, kalahatila nung kay Sir Baba, 20 years ago, we do testing of water dun sa ginagawa naming river. Kasi may ginagawa kaming tulay, so the testing for that for the river, part dun, and then mahal ang testing ng tubig. But the component of that one, alam namin kung ano yung, kumbaga within the limit pa rin ba kami kasi nasa construction site siya. So, and then that's one of the source of water then. Though it's not really a source of drinking water, but there is a habitat of the, may mga living organism din dun. So yun ang minomonitor din namin. Pag naka-bottled can, hindi mo na kailangan talaga magpa-test. Make sure lang sir na yung mga nagtitinda ng bottled water, may mga nakapost yan na water testing results. Yes. Yeah. Regular yan regular yan na nakapost dapat yung result nila. And then for Eric and then sa lahat ng nakikinig, make sure din na hindi siya direct exposed to sunlight yung pinaglalagyan natin. Mm-hmm. Kasi that's one of the common source nung kung bakit nagkakaroon ng nagkakasakit or nagiging nako-contaminate yung tubig. If you happen to see experiment nyo, maglagay kayo ng expose yung the bottled water, expose nyo sa sun, after two days, kita nyo may lumot na agad dyan kasi nagkakaroon ng reaction. Wala ng chlorine eh. Wala ng natural. Miski parang sa aquarium, ganun din, ano? Hindi siya, advice ako yung aquarium mo nasa direct sunlight kasi maglulumot siya, ano? Same lang din pala. Kasi sige. Aquarium, walang chemical, di ba? Walang chemical. Oo nga, tama. Mamamatay yung... Sir, babalik ako lang ito, Sige, sir. Hindi nga. So, same process lang yung ano, yung nilalagay na tubig sa aquarium, yun yung quality ng bottled water. Ah, yung... Theoretically. Kasi stripped off na siya. Pwede mo na naman pala yung tubig ako. Although, siyempre, pag nilagyan mo ng isda, hindi mo na pwede gamitin. Yung mga pupunan ng isda yun. Balik ako na sa mga... Probably, in fairness naman sa mga bottled water, palagay ko naman, the bottled water may be needed where there is no service provider. When there is really no water quality control dun sa pinanggagalingan ng tubig. And sabi mo nga, there are 5 million, there are 5 million Filipinos, di ba? So yun yung mga dapat maservisan ng bottled water kasi they do not have reliable source of potable water being provided by water service providers like water districts, like Maynila, like Manila Water. Yun yung mga talagang magbe-benefit out of the bottled water business na talagang, di ba, instead of just getting it directly from any other source na questionable kasi wala kang water quality monitoring, best is bottled water. Pero again, sabi nga ni Reggie, dapat
may regular testing din naman, 'di ba? Yung pino-provide ng bottled water providers. Sige, sir. At iano ko lang, may mga questions kasi tayo. So, let's just answer them tina natin and answer them quickly, ano? Ito isang question na to. Actually, bago kayo itanong din, ang problema rin kasi sa atin pala, yung sinasabi nyo nga potable siya, pero nangyayari ginagamit din natin yung potable water for hindi lang pang inumin. No? Yung tubig na nanggagaling sa water concessor, ginagamit natin for all types of uses. Eh, pang flush ng panligo, pang flush. Tapos, basically, wala rin kasi tayong wastewater. Yung linya natin, unlike I think in other countries, nakahiwala yung wastewater dun sa ano yun. Yung stormwater, yung ganyan. So, ito, yung question na to, I think it's somewhat related din. Ano. So, ano rin ba yung sewage treatment facilities? Ano status ng sewage treatment facilities for both concessionaires? I think at least for Manila, I guess. Yeah, okay. Technically, the status right now, we are now part of the capex expenditure or the capital expenditure projects of Manila is to construct water sewage treatment facilities. As alam naman natin na may Supreme Court mandamus yan na as much as possible, every municipality or every city within Metro Manila should have one sewage treatment facility. So, if not, it can be combined kung ano yung magkakalapit. Ngayon, what is the status of that one? Based on the latest information that I have, we are roughly nasa 50% to 60% na kami. And then, based on the timeline namin, it's still we are trying to complete that one based on our concession agreement contract duration. So we are still on track of that one. Same thing ang pagkakaalam ko kay dun sa bahay namin kay Manila Water. Ganun din yung naka-focus din sila doon. And then the company of Sir Bob, BA Tech Wabag is one of the contractors who is now doing some works for both the concession on that one. So we are trying to complete that one based on the original contract. Kung hindi man say ang target is at least 70 to 80% if maging operational siya after the end of the concession. Yung comment lang kanina Sir Eric na ang nagiging ano lang kasi dito is not only the sewage treatment facility but also the conveyance going to that treatment facility. Kasi meron kang treatment facility kung wala ka naman conveyance or yung mga pipeline papalik ng sewage treatment plant. Wala ding silbi. And that conveyance is coming from from each household. So, kung distribution natin dati, kung water supply ka from the thermoserve water supply, from the treatment plant, water treatment plant, it will go to the pipeline distributed to the household. Yung wastewater naman natin or yung water, we call it the water recovery facility na. Hindi na siya, kasi ang notion pag sewage treatment facility is madumi. So we call it the water recovery facilities coming from the household going, it will pass through the conveyance, pabalik sa treatment plant before it will be discharged to the nearest bodies of water na kailangan malinis. So that's the principle of the sewage treatment system. Tama naman yan, Sir Bob, diba? Yeah. Actually, trivia lang din ito, ha. Dapat ang original concession agreement ng Manila Water and Manila will expire next year, 2022. 1997 kasi, 25 years. One of the primary reasons why this was extended for another 15 years by then President Arroyo, kasi napakababa ng wastewater treatment target ng original concession agreement. Ngayon, gustong maging aggressive dahil nga nagkaroon nga ng mandamos and everything, nag-deteriorate yung ating environment, kaya hinabaan yung concession agreement para yung Manila Water and Maynila, then Maynila and Manila Water, will now embark on a, natawag dito,
on a massive wastewater. Ang challenge dito sa Metro Manila, ang challenge sa Metro Manila, sa, kasi dalawang component, yung treatment plant at saka yung conveyance, di ba? For the treatment plant, halos wala kang makitang site kung saan ka magko-construct. Kaya ang game plan ngayon is decentralized. Ibig sabihin, maraming kalat-kalat na wastewater treatment plants serving a certain area. At ang isa pang problema sa conveyance. Sa ngayon, sa traffic pa lang ng Metro Manila na walang excavations. Pag nag-excavate ka here and there, nako. Kaya ang normal na trust ngayon for both concessionaires Maynila and Manila Water, kahit mas mahal, they're going to trenchless technology. They're going to trenchless technology. So, it cannot be done overnight. Matagal. This is the first time. Tapos, napaka-stringent pa ng NSCP natin on geotechnical requirements for the big one. kaya lalong ang dami kong natutunan dito, pati yung mga important factor na tinatawag ng mga structures. lifeline kasi. Oh, kaya nga. So kaya nga, di ba? Nung una, sabi ko, may important factor na yan, sabi ko. Anyway. So, yun yung mga challenges natin. Unfortunately, sometimes nahahaluan ng politika, ayaw ng mga politiko ng inconvenience. Pero sabi nga, inconvenience comes with progress, di ba? And napakahirap kumisang kumuha lang ng permit. Ang problema, pag nag-cambio, tatlong taon lang kasi yung ano eh. Ang permit eh. Pag hindi mo natapos ng tatlong taon, pagpasok ng iba, patay, wala na. Atenga na yun. Wala na. Kumisan si Mrs., kahit nagpalitan yung mag-asawa, iba yung pananaw ni Mr. sa pananaw ni Mrs. No comment. Pero, sir, going back dun sa sewage, ano, Sir Reggie, pwede ba yun ano, from yung sewage natin, na assuming we have a good collection, pwede siyang ma-treat ulit na pwede maging potable or up to certain degree lang, maybe as gray water lang or up to what level? Sa ibang bansa, ginagawa yan. Tawag dyan, ano, water reclamation. So, yung wastewater nila, tinitreat nila, to the ang output nun is ka-level ng potable water. Singapore is doing that. Other advanced countries doing that. Ang problema doon, napakamahal. Sa atin kasi, pag magtaas ka ng presyo ng tubig, masakit na sa bulsa eh. Masakit sa bulsa ng mga tao, di ba? Magre-reklamo yung mga tao. So, sa atin, hindi I don't know with our concessionaires if they're already starting to implement such kind. Pero parang may nabasa ako sa news lately, may mga water reclamation facilities yata ang one of the concessionaires. Yun, may mga ganong efforts na din. Yun nga lang, napakamahal nung ganong technology kasi. Yes. And aside from that, andun pa rin kasi yung social challenge eh. Kung kumari tayo ba, tanongin ba natin sarili natin. If we know that the water comes from, yung drinking water natin is treated water, na wastewater siya originally, are we willing to drink it? Yun. Yung social acceptability rin is another challenge. Yung hindi pa galing dalawang sa wastewater. Dalawang ano yun, aspeto. Yung galing pa nga lang sa tap, ayaw pa natin eh. Oh, yun nga lang eh, galing sa gripo, ayaw natin inumin. Patay sample ni Sir Robby ng ano eh. Well, actually, sa ngayon, with yung DAO, ano ba yun? DAO, yung 2016 implemented, yung latest on BNR requirement. Yes, sir. Yung effluent na mga wastewater titulan natin,
Nakikita mo, actually, kahit nung wala pang Dow 2016, pumunta ka sa mga wastewater treatment plant, yung mga dating, yung mga lumang-luma na, yung receiving bodies water are more polluted. Mm. Diba? Correct. Dan, requirement kasi, ano eh, class C lang yung output eh. Oo, diba? Pero yung tinatapunan mo, talagang septic na eh. Or at least ang output nila dapat ka level or same classification ng water receiving water body. So kung class C si kunwari Marikina River, doon ka magtatapon, dapat class C din yung output ng wastewater mo. Yan. Or mas mataas. Pwedeng mas mataas. Actually, sabi nga, nabanggit nga kanina Singapore, they do not, since Singapore, ang tawag nila rin is, it's new water. Ang tawag nila rin is not reclaimed, it's new water. Kaya lang doon kasi wala silang ibang recourse kundi yon. In the Philippines, we have 18 major river systems na pwedeng pagkawhanan ng tubig. Napakarami, kaya nga nagtatanong, bakit daw napakarami natin tubig, bakit may bayad ng tubig? Ang tubig, libre. Yes. Yung facilities na magdadala ng tubig mula sa source hanggat o saan man, papunta sa bahay natin, may dam ka ron, may conveyance ka, may water treatment ka, may binabayara ka doon, may conveyance ka uli. Actually, yun ang binabayaran natin, yung tubig, libre yun. It's the means of bringing the water. Sabi nga, may mga pikon nga matatanda pag nakausap mo, ay di, pumunta ka hanggang, doon ka magigib. Doon pala na libre. Diba? So it's not the water that we are really paying. It's a service of bringing the water from the source to our, just like for example, when you talk of desalination, nandyan ang Manila Bay and Lawak. The Philippines is an archipelago, napakaraming source. Nandyan. But it is not that water that we pay for. It's a process of making it potable. Yun yung binabayaran natin. Yes. So, para to follow up, Sir Bob, yung recycling of wastewater, katulad sa Singapore, parang hindi ba siya recommendable in the Philippines? Since surrounded naman tayo by water? Or if we are projecting water scarcity in a few years, pwede bang maging sagot yun, yung parang recycling of wastewater? Or may other means po ba? Siguro, ang ano lang siguro, step by step lang, we can reuse the effluent of wastewater treatment plant. Gray water for watering the yard, di ba? Not necessarily drink, at least, kapag yung mga building maintenance natin, flushing the toilet, nabawas na yan sa water production natin instead of using potable water, di ba? So, yung dependence natin for potable water on these aspects, sa ibang aspeto na pwede namang hindi potable, at least mapoprolong natin yung paggamit natin ng source natin. Let's say, for example, if we are able to recover even 50%, kasi sa totoo lang, out of our water consumption, wala na akong idea sa out of our water consumption, ilan ba talaga ang ginagamit natin? Gano'ng karaming iniinom natin? Gano'ng karaming pinang... Di ba? Karamihan yan, pinang-flush natin ng toilet, pinang-lilinis ng bahay, pinang-uhugas ng kotse, na hindi naman talagang kailangan potable grade. So, two steps lang, kaya nga meron tayong mga facilities, meron tayong kinoconstruct na dual lines, di ba? Merong potable water talaga yung linya. Kaya nga yung mga hotel nga, meron ng karatula dyan eh. This water, the water out of this faucet is not potable. Meron ng mga ganun, di ba? Kasi yon normally yun, dalawa yung kanilang sistema. Isang pang potable, isang non-potable. So, kung meron tayong ganung ano sistema, step by step, na hindi yung potable water, wag na natin gagamitin kung hindi naman kailangan na potable yung gagamitin natin. Then, in a sense, nakapag-reclaim na tayo ng tubig. Ako, natatandaan ko, way back, nung nasa projects pa ako, way back, bago ako mapunta sa business side ng Manila Water, in 2007, yung UPSTP. Dati-rati, ang MMDA nangihingi sa concessionaires
ng pandilig sa EDSA. Di ba? Kumukuha yan normally sa hydrants. During that time, we are directing them to gumawa kami ng pang-refilling ano. Doon sila kumukuha sa effluent ng wastewater kung pandilig lang naman ng EDSA. At least mababawasan yung ate yung load sa treatment, sa potable treatment, a potable water rather. Yes, add ko lang dun sa question din ni Pia. Tama din naman si Sir Bob kasi right now the only line coming from the wastewater treatment, coming from the distribution is potable. So kung i-injectan mo ng say hindi nga siya not considered as non-potable, so there will be another ano pipeline na naman. So it will incur additional cost. Then pero kung ang a typical building, yung mga bagong building ngayon, meron ng ganun. Yung mga hotel, meron na yan. Required na sila to utilize that one. But in general, what we're trying to say here is that pwede naman, pero kaya lang malaking investment. Then, so yun nga, libre pa rin yung tubig, kaya lang yung pagpapagawa ng mga infrastructure ang may bayad. Oo, good point. So balikan ko lang yung ibang questions from our viewers na dala tayo sa span of our discussion, no? Kasi nakakadala, ang ganda ng topic eh. So we have a question from Engineer Bonitz. In water refilling stations of which usually are supplied by the local water providers, is it also same with the bottled water that the natural minerals are already stripped off? Sir Bob. Yung mineral water per se, yung talagang mineral water na for now I really don't know if there is talagang mineral water na ano. Pag sinabi mo talagang mineral water, yun yung talagang nasa galing sa source. Galing normally spring water 'yan. Kompleto siya ng minerals pa, good minerals. Wala akong alam na talagang galing sa at least, definitely sa Metro Manila, wala. Galing sa mga springs na dinidistribute yung mineral water. Ang magiging problema nga dyan, sabi nga ni Robin kanina, let it stand for 2 days. Ang challenge din yung supply chain eh. Mula sa source ng mineral water papunta sa consumer, it should be consumed immediately kasi nga, it's natural if you let it expose sa element sa atmosphere. Actually naka-bottle man siya pero merong sunlight and everything. I don't know how we're going to protect it. We do not actually dapat pag sinabi mong mineral water it should not be straight, pero yung bottled water it is straight. Sa potable water natin, sabi nga kanina Reggie, merong mga parameters. Merong threshold at yung mga parameters ng yung iba't ibang mga chemicals present in water na hindi natin sinisiro sa ating waste, sa ating mga treatment plants. Those are good for mankind. Those are good for human consumption. Diba? Kailangan natin yun. Minerals yun eh. But you strip it, tinanggal mo, you'll have to get those minerals somewhere else. Sa mga supplements. Diba? Ganun lang yun. So, kaya kapag, dadagon ko lang, kapag tumingin kayo ng bote ng bottled water, may makikita kayo doon mga mineral content. Ayun, na konti. Yeah. Pero hindi na yun, dinagdag na, in-inject na lang yun doon sa bottled water. Tapos tinawin ko lang din kasi, ang common kasing misconception natin, pag bottled water, mineral water eh. May mga class kasi yan eh. Mineral water, distilled water, drinking water. Magkakaiba yan. Depende dun sa process kung paano mo tinrit. Parang lumaki kasi tayo pag mineral water, bottled water yan. Bottled water. Noong una kasi talaga, ang bottled water, pag sinabing bottled water, mineral water lang siya. Oo, yun talaga siya. Hanggang naging ano yung mga tao, naging tawag, anong tawag doon? Nag-invent sila ng beans yung mga ano yung mga Evian, yan yung mga mamahaling
Ang mahalig. Pareho lang naman, pareho lang yung Maynila water pala, yung mga Evian. Oo nga. So, sir, tayo. Yun din naman pala yung sinaserve sa atin sa restaurant. So, ibig sabihin, yung tap water, lagay ko sa bote, pwede na, pwede ko nang i... pwede ko nang i... ayaw mo sabihin eh. So technically ganun yun, di ba? How long yung tap water, sir, pagka nilagay? Hindi, I mean, seriously speaking, di ba may time tayo na nagkaroon tayo yung water crisis, di ba? Yung itong bago nag-pandemic, di ba? Yung nagkakaroon ng rasyon ng tubig. Yes. So, di ba? So, so lahat ng tao na nag-store ng water, yung tubig na ba yun na potable, pwede mo rin ba siyang i-store in a container na it will still be safe to drink after, I don't know, how many days? Or Yeah, normally what they said is within the span of 1 week, pwede pa siyang inumin. Di ba kaya kala naman nag-i-store ng tubig at sabi nga ni Sir Bob kanina na nag-i-store tayo ng tubig, hindi naman para pang inumin, di ba? Nag-i-store ng tubig for based on household usage. Pero if you're going to store that one for drinking water, I think it's 3 to 5 days, pwede pa siya. Kasi wag lang talagang, well, yun, hindi ko pa natatry na pag sinubukan kong ilalagay sa direct sunlight. normally naman, wala namang imbaka ng tubig kahit sa bahay na exposed to sunlight. Walang, normally. Uh-huh. Normally, stainless steel yan, konkreto yan, covered talaga, walang, di ba? So, wala exposed to sunlight. So technically, pwede mo rin, sir, i-store talaga yung tap water mo, i-store mo for future use, kumbaga. Oo, for household. Wag na yung ngayon. If I remember it right, when I was still young. And Sir Bob is still also young on that one. Yung tubig namin na yung dati, yung sa Olongga po, labas tayo ng Metro Manila kasi ang session na to hindi lang pang Metro Manila. Diba? Labas tayo. Lumaki ako na ganun, coming from the faucet, lalagay mo sa rep. Tapos, actually, hindi naman siya nauubos, di ba? Kasi normally, pag nilagay mo sa rep, for the daily consumption lang naman siya. Yun, normally, ganun yung naging sequence. Wala naman naging problema. And then, nagkaroon nga ng evolution yung water purification. So, yun. Okay. Thank you, Sir Rob. Okay. So, nagkaroon lang tayo ng technical glitch. So, to follow lang sa question, na-mention na rin yung scarcity, water scarcity. Meron pa tayong ina-expect na water scarcity in, first in Metro Manila in the nearest 3 or 5 years? Sir Rob? Personal. Remember, the concessionaires, or even MWSS for that time, ang Angat Dam, kailan pa ba yan? 1964. Our only main source of water for Metro Manila, serving 97% of Metro Manila, yung water needs nila comes from Angat. 1964. So, ilan taon na yun? Di ba? 1964, more than 50 years. Ang concession agreement ng Maynila de Manila Water, 24 years na. Mabibilang mo yung additional water na develop ng Maynila de Manila Water. Ang nakikita kong malaking source will be tawag dito, Laguna Lake, which was already tapped by both the concessionaires. Then mga maliliit-liit na mga sources. Dati-rate, the population served by MWSS prior to the privatization is about 50%. Now it's almost 100%, if not 100%. At lumalaki ang populasyon ng Metro Manila taon-taon. Pero wala tayong naging additional source. Yung mga napag-uusapan nating additional source, Licup Dam,
those have been conceived in the long-term plan during the Marcos administration. Hanggang ngayon, wala pa rin sila. So, for Metro Manila, then dinagdag pa ngayon ng Bulacan. Dinagdag pa ngayon ng Bulacan. Pero in fairness naman sa Bulacan, galing sa kanila yung tubig natin. So, palagay ko, dapat lang talaga makinabang sila sa tubig ng Angat. Kung walang magiging additional source ang Metro Manila, at patuloy siyang lumalaki ang populasyon, di ba? Common sense would dictate, di ba, na in the very near future, at nangyayari na, magmintis lang tayo ng ulan, madili lang ang ulan, at hindi mapunoy yung dam natin, magkakaroon na tayo ng water crisis, di ba? Tapos wala pa tayong, sabi natin, redundant supply, wala tayong ibang panggagalingan, di ba? So, wala tayong reserba. So, ako personally, dapat yung lahat ng pinaplanong water source, dapat mangyari na. May nagtanong nga sa akin dun sa PICE Quezon City student chapter about my views dun sa mga planadong ano, mga water additional water sources like Kaliwa. Sabi ko sa kanya, kung well-planned lang at well-implemented ang lahat ng mga water sources natin for future of Metro Manila ay i-implement as planned, di ba? Nothing will go wrong. So, personal view ko really is definitely we need resources now. That 2019, na-delay lang ang ulan ng ilang buwan, nagkaroon tayo ng water crisis. So, buti ngayon, nasa La Nina tayo ngayon, kaya medyo mataas ang ating hanggat, ang hanggat natin. Di ba? Mag-isang source, pero mo, more than 10 million people ang isang source lang natin. Di ba? So, speaking sa yeah, mga sources, so, para lumalabas, we really lack yung mga sources ng water. So, ang isang ano natin is constructing ng mga iba-ibang dams. Eh, no? So, actually, tanong ko lang kay Sir Reggie, ano ba yun, sir? Ano ba yung pros and cons of constructing yung mga maraming dams? So, I think pro, probably because yung water supply. Pero I think, siguro may ano rin doon, ano? May cons din doon kung bakit. May mga tayo. Cons din yan, ano? Yun, nabanggit, sige, pros, nabanggit mo na, magkakaroon tayo ng additional water supply. Mamimit natin yung demand ng country, ng region, or ng city for water supply. Ang cons, pag nag-construct ka kasi ng reservoir, ng dam, kailangan nyo munang maintindihan kung ano yung concept muna ng dam. Ano? Kasi sa dam kasi, lalagay ka ng structure to impound the water behind it. Actually, pwedeng yung water from the river, existing river na may potential, yung geography niya may potential to store large amount ng water, doon ka mag-i-install sa isang part ng river ng impounding structure, yun yung reservoir, yun yung dam natin. So, ibig sabihin, yung community doon sa upstream side ng dam, kung meron mang community doon, ilulubog mo talaga yun sa water para kasi yun yung i-store mo eh. Yun. So that's one of the cons na actually yan din yung isa sa mga issue dun sa mga nabanggit ni Sir Bob kanina na mga projects na way back 1980s pa pinlano, hindi matuloy-tuloy kasi nga people are complaining na may mga communities kasi na masasubmerge sa water para lang makapag-store tayo ng supply. Ayun. Then another is, of course, kapag meron ka ng dam, you have to maintain that kasi may siltation yan eh. You are impounding water, yung water na nagfo-flow sa river, definitely manggagaling yan from the mountains. May mga kasamang sediments yan, soils, rocks, na nagfo-flow dun sa river. Tapos since hinaharang mo yung water dun sa dam mo or sa reservoir mo,
masisilt yan, mapupuno yan ng sediment. So, after some time, kumbaga limited yung economic life din ng dam mo. So, after some time, magsisilt yan, nare-reduce yung capacity ng dam mo. So, you have to plan again for another reservoir. In other words, yon, very limited din yung service life nung dam mo. Yon. So that's another ano pa bang cons? Those are the major, I think, major cons ng pagko-construct ng dam. So yung mga sa planning natin ng dam, we have to weigh yung benefit at saka yung disbenefits sa pagko-construct ng dam. Of course, nabanggit na kanina, isa yung benefit na makakapag-supply tayo, mamimit natin yung demand for water. You have to balance it out dun sa disbenefits na yon, yung how are we going to address the social issues, yung cost nung pagko-construct ng dam. Kasi ano yan, malaking structure yan eh. Yon, so medyo mahal din yung pagko-construct ng dam. So the planning for the construction or the establishment of an impounding structure should be very well planned, should be it takes years then para makita natin kung ano yung future na magiging problems encountered dun sa reservoir, kung anong corresponding solution natin. Ayan. Actually, pag magkoconstruct ka ng dam, kailangan niya ng environmental impact assessment. Yon, para ma-identify natin lahat ng environmental impacts, lahat ng risks, and then we can propose solutions kung ano yung pwede nating gawin. Yung EIA na yan, hindi lang yan technical aspect. So may mga components yung EIA na yan na social aspect, social acceptability, yung environmental aspect, titingnan mo rin yung biodiversity nung area or nung geography na isasubmerge mo sa water. Meron bang mga endangered species doon na mawawala na ng habitat kapag nag-construct ka ng dam at sinubmerge mo yung area na yon? So, malaking pagpaplano yung kailangan pagdating sa mga dam construction. Malaking pagpaplano, also matagal din, no, yung span of the planning, not only yes. The construction phase, no. So, with that, pwede bang tumingin tayo sa ibang water sources? For me, certain commenter natin, viewer natin, Sir Mike Brion, no? What about localized rainwater collection using rainwater tanks? Pwede ba natin ito magamit in a household setting? Sir Reggie or Sir Rob? Actually, we had the same discussion with an ISG. If I remember it right, when Sir Bob and other team of the ISG, ay nagiging problema kasi sa rainwater collection, it's hindi siya ganon ka-stabilize yung kadami ng tubig. What if, kumaga, seasonal siya. Pag nandyan siya, say, umuulan, na nakuha mo siya, at certain period mo lang siya pwedeng gamitin. So, ang naging bottom line doon is parang hindi siya talaga fixed source ng water for the rainwater kasi hindi naman talaga tayo laging umuulan. Mm-hmm. Yes. And then kung i-store natin siya, hindi ganun kalaki yung nakukuhang water. So sayang, some sort of sayang lang infrastructure na gagamitin. Say, kailangan malaki yung span mo ng bubong na gagamitin based on the design. Though the rainwater harvesting is one of the advocacy ng green building, PIA is one green building of note din Sir Erica, green building engineer din yan. PIA certified yan. PIL-GBC. PIL-GBC. So technically the rainwater is part of say pag may bago kang structure, gusto mo siyang maging green building. If you have a rainwater harvesting collection tank, magkakaroon ka ng points. But like in one of our facility, we have one rainwater harvesting collection. Pero for the last yung mga malalakas na ulan, hindi naman siya napupuno eh. So parang sayang lang yung structure, sayang lang yung investment. Hindi siya ganun ka-feasible sa Pilipinas.
as of this time. So ready? Sa ngayon may mga studies na ginagawa, actually may mga colleagues din ako na gumagawa ng studies about rainwater harvesting, paano ba natin i-maximize yung technology, ano ba yung mga requirements para ma-maximize natin yung potential ng rainwater harvesting to augment yung water supply. So sa ngayon ang rainwater harvesting kasi is for augmentation lang, it cannot be used as the primary source. Parang yun pa lang yung direction ngayon ng rainwater harvesting. I see. So parang low return ano kung sa household setting natin siya gagawin. Since hindi naman ganun kadami yung magiging makukuha natin. Pero may mga LGUs na nag-advocate na rin. I think sa Marikina, taga Marikina ako eh, yung mga schools namin doon, pag napapadaan ako, may mga rainwater harvesting system doon sa mga schools. Yun yung ginagamit nila for gardening, mga for flushing ng toilet, ganun. Actually, so, ang alam ko dyan sa, hindi ako nagkakamali, Quezon City and Mandaluyong, yung local, yung green building code nila. Dun sa mga bagong structures, na itatayo, na malalaki, base sa footprint nila, they have to provide for rainwater harvesting. I'm not just really private to the nitty-gritty of it. Pero merong ganun, may mga ganung konsepto. Pero nga sabi nga kanina ni Rovin, yung timeliness, mag-harvest ka ng rainwater when hindi mo kailangan. Yun lang yung ano ron. Yun ang pinakamahirap doon. Okay. So anything to add pa, Sir Rob? Okay na. Okay. So, ano na tayo, in terms since pag-usapan na natin yung rainwater, ano, so, hindi naman natin iiwasan. Although, kayo sabi nga ni Sir Rob, hindi naman ganun ka-frequent yung typhoon and rainwater and yung pagbagsak ng ulan sa atin, is may dumadating pa din talaga na malalakas na typhoon. Katulad nung late last year, ano, bandang November to December. So, yung bukod sa malakas na ulan is yung nagkaroon ng releasing of dam water, which caused flooding in the nearby areas of the dam. So, meron ba dapat na tamang schedule to release dam water kung merong typhoon, kung may forecasted na typhoon na paparating in a few days? Sir Bob? Actually, piliano rin eh, di ba? Parang alam ko, not necessarily naman para may misconception ata na porket nag-release ng tubig. Meron misconception din dun eh. No? Pero sige. Well, actually, ayan, taga rito ako sa Rizal, ano? Sa kabila ng Sierra Madre, sa kabila ng Angat. Diba? Sinisisi nila yung release ng water sa Angat. Diba yung tubig sa Angat, Robin, diba sa Tulyahan River dumadaan yan? Yes. Diba? Yes. Paano kayo maapektuhan sa Rizal? Diba? So, yun yung misconception eh. Hindi ko man nag-release ng tubig sa Angat, apektado na kami rito. Parang ganun. Yes. Ngayon yung timeliness, ano yan eh, remember ha, anong terminology natin sa weather forecast? It's a forecast. How reliable it is it? Di ba? What if you anticipated so much rain and it did not come, pero nag-release ka na ng tubig? So, di ba, yun yung mga dapat nating i-consider eh. Okay, nag-forecast na uulan. Katulad ng magnitude ng ang undoy. In a span of one day, in not 24 hours, ha? Yung mulat umaga hanggang hapon lang. Less than 24 hours, binuhos yung tubig. So talagang, something has, di ba? Yung naging pagbaha dito sa atin, pangkalahatan, Rizal, yung Metro Manila and everywhere else, it's really a system. For example, yung sa Marikina River, definitely, yung tubig ulan na bumagsak, like for example, Ulysses Undoy, is more than the capacity of Marikina River to carry.
Marikina River or Ferre, any other river for that matter can only carry so much. May carrying capacity yan. Kapag lumampas yan, aapaw at aapaw yan no matter what you do. One time, I had a chance to talk with some Japanese consultants of DPWH. Na nagkataon pa yung nakausap ko. Second generation engineer, his father was involved in the first Marikina Dam project evaluation in the late 1950s. Ang sabi niya, ang study sa Marikina River Dam is to impound, pinroject nila yung pinakamalakas na ulan. It will impound the water ng ulan. Ano? Then, i-release lang yung tubig base sa carrying capacity ng Marikina River. So, walang overflowing. Ganun ang kanilang studies dyan sa Marikina River, which up to now, I believe, is still in the drawing board. Ngayon, for the other dams, again, it's a gut feel, kailan ba dapat mag-release? Actually, yung ating mga dams, they are really designed. Kaya nga meron silang spillway eh. Di ba? Yes. Ano yung purpose ng spillway? Lahat ng sobrang ulan, mag-i-spill. Di ba? Ganun lang yun. In reality, kung talagang ano lang, provided for na sa design ng dams, from the technical point of view, yung spillway that will already provide. Ang nangyari nga, sabi ko nga kanina at the beginning of this session, because of man's activity, yung runoff that was considered during the design of these dams is no longer the runoff now. So maraming factors eh, di ba? Yung absorbing capacity ng lupa, di ba? Kaya dumadami yung runoff. Madami yung runoff kasi denuded na yung ating mga forests, wala nang pumipigil sa pagdaloy ng tubig. I don't know how kasi sa totoo lang year in year out nagkakamali tayo sa, 'di ba? Nagkakamali sa pagre-release ng tubig sa totoo lang, 'di ba? So ang hirap talagang tantiyahin, palagay ko kahit yung mga experts ng sa dam operation na 'yan, nagiging dammed operators eh. Nagkakaroon ng N yung kanilang di ba? Yung kanilang dam eh, di ba? Ang hirap, mahirap. Ewan ko, ang daming factors na it's a big issue talaga, not just on technical siguro, no? May involved din kasi na other concerns from political, social dimensions. Social dimensions. Sige po. Anyway, speaking of, since nasa rainwater pa rin tayo, may questions kasi dito about, balikan lang natin yung sa harvesting, ano? Kasi sabi nga, nabanggit din si Robin, parang hindi kung sarili mong household na magkocollect ka, para it's not enough, ano? So may question lang dito kay Nay. Kapag ba collective sa isang subdivision ang nag-adopt ng rainwater harvesting, can we say na malaking effect niya sa conservation? Relatively parang ganun din kasi ang magiging effect niyan, it's parang pinagsama-sama mo lang. Same thing, babalik tayo dun sa gaano ba karami yung makakontribute nung isang portion ng subdivision to give inputs or to give magiging proportion siya dun sa itatay yung rainwater harvesting collection area. It might be, say, kung talagang dinesign yung subdivision na yun para dun makapag-cater siya ng ganun kalaki. At may study rin naman na gagawin niya kasi hindi rin naman basta-basta magagawa lang ng isang rainwater collection system. May basis din yun, may parameter din na ginagamit. So, in reality, it depends on the situation. Kung talagang malaki at sloping yung area na talagang pupunta lang dun sa isang portion na may, yung tank nila parang cistern, outside cistern tank nandun sa
lower portion, maaari siyang mapuno, pero paano mo siya i-distribute? Same case. Mayroon lang ako ano, example dyan, a very good example on rainwater harvesting. It's not actually rainwater harvesting. It's managing rainwater to prevent flooding. Alam mo ba yung Bonifacio Global City? Yes. May circumference siya. Di ba? Mm-hmm. May pabilog siya. Mm-hmm. Dahil iniba nila yung landscape ng Bonifacio Global City. Yung runoff ng Bonifacio Global City, as it is, cannot be absorbed by the nearby creek. Mm-hmm. I just don't remember the name of the creek. Ang ginawa nila, nagkaroon sila ng impounding dun sa gitna ng pa-circle na yon. Meron silang malaking impounding reservoir doon. Okay? Doon nila iniipon yung rainwater. And they only release the amount of water that could be carried by the creek na pinagtatapunan. Kaya walang nagiging baha. There are even malls where ayoko lang mag-name ng mga pangalan, but in our area, there are malls na naggumawa ng tawag dito ng ganyan, the size of 5 basketball courts. Tapos mga 4 or 5 meters deep just to impound water as part of their contribution. Ngayon naman, doon sa subdivision, isipin natin ha, 1 hectare, which is alimbawa, 1 hectare subdivision. If you want to store a gutter deep rainwater, diba? Sabihin natin yung open space niya is one hectare, 10,000 square meters. And gutter deep is 0.2. So we'll be needing at least a 2,000 cubic meter tank. Ah, di ba? For that particular subdivision. So 2,000 cubic meter kung 3 meters yung deep. Ano yon? 3 meters, 2,000. So 66, tama ba ako? Tama. 600 square meter lot ang kailangan mo na 3 meters ang depth just to store a gutter deep water. And during flooding, we're talking of hanggang waistline. So gaano kalaki yung ating gagawing, di ba? Cistern. Gaano kalaki yung ating gagawing cistern? Yes. Yung mga tanong, di ba? And Sir Bob, the maintenance of that cistern pag nandun na yung water. Di ba? How are you going to treat that? Well, dito sa subdivision na ako na tinitirhan, kundi at least I know 2 basketball courts that were converted into cisterns. Hinukayan, then ni-restore yung ibabaw, basketball court pa rin siya. Pero isipin mo, kung ang tubig bahay hanggang bewang, di ba? How will it mitigate it? Will it suffice, no? Di ba? Yung ganang depth. Okay. Lalo kung remedial measure nga siya. Pero kung gaya siya ng Bonifacio Global City, ganun talaga yung plano ever since. Di ba? Uh-huh. It will address the problem. Pero ngayon, remedial, ano na lang, kumbaga, band-aid solution eh. Yes. Nandiyan na yung subdivision, wala kang space. Di ba? Mm-hmm. Yes, sir. So, okay, I think that answers yung questions natin regarding rainwater harvesting. Mm-hmm. So, pwede siguro natin tingnan pa yung ibang water sources, no? Yung pwede pa natin pagkuhanan ng supply ng ibang water. So, what about desalination? You want to talk about? Para naging usapan din to sa social media, no? So, what about desalination? Is it recommendable to be used in the Philippines? Kasi yung Philippines is islands. So, ang dami natin magiging source of salt water. So, maganda ba na i-implement natin ang desalination sa Philippines? Sir, anyone from the team can answer. Yeah. Ako kasi may background ako ng cost eh. Kaya babalik ako dun sa cost. Being a project manager, you need to balance
cost, time, and quality, and send it. Same thing the scope. Oo, maganda yung pwedeng maging out source of water kasi sabi nga natin, archipelago tayo, marami tayong source ng tubig na salted water. Pero the process of that one, masyadong mahal. Mas mahal pa, tapos ang output niya is, though hindi siya ganun kataas, and then same thing the byproduct of that one, of the desalination process. Masyadong, saan mo dadalhin, environmental implication. But if we have a budget and we have the location and we have the time to do that one, bakit hindi? Yeah, coupled with the treatment, ano, yung terrain ng Metro Manila, how is our existing water system designed? Yung ating Manila Bay, for example, na siyang main, magiging main source natin, yung Manila Bay, nasa dulo siya ng ating network. Tama? Di ba? Nasa dulo siya. So, anong ibig sabihin nun? Yung water distribution system natin, pinakamaliit doon sa lugar na yon. Di ba? So, if you will construct a wastewater, ano, if you will construct a desalination treatment plant at Manila Bay, you need new transmission mains coming from Manila Bay. Kasi nga, ang ating mga network ngayon is malaki galing sa source from Angat, pababa ng Manila Bay. Manila Bay is yun ang pinaka dulo ng ating distribution system. Kaya sila kung basically, theoretically, ang pinakamaliit ang ano, source. So, to bring the water from Manila Bay inland, kailangan mo ng panibagong transmission mains. Hindi mo magagamit ang existing transmission kasi maliliit yung nasa may Manila Bay. So, treatment, so the whole capex per se. Kaya nga yung sinasabi nila, yung ating mga water source na dinidevelop ngayon, ganito yung sistema, di ba, nasa yung existing water source natin, nasa Angat, yung plano nating mga, yung, which is in the west, di ba? More or less, it's in the west, ano ba yun, northwestern side. Pagkatapos, yung ating mga bagong source nasa eastern side. So, magkakaroon ka ng bagong transmission mains, yung tubig mo ngayon nang gagaling sa Angat, papunta sa eastern part ng Metro Manila, ito, hindi na siya susuplayan ng Angat. Bagong source na. So, mag-augment yung dalawa. Wala kang panibagong capex when it comes to wastewater doon sa existing system natin. Unlike kung desalination plant. Meron pa naman tayong surface water available eh. Desalination will be the last resort that we must take. And I think may mga companies na rin na I think Manila is already studying the desalination. May pilot, doing a pilot, doing a pilot. Nagpa-pilot na rin eh. Not only Manila, and other private companies, I think Cebu. Meron sa Cebu na nagtatry na, nag-attempt na for desalination. Pero yun nga, ang pinakamalaking challenge din dyan is definitely mag-increase ng cost ulit pagdating dun sa... Ang burden na naman yan, nandun ulit sa consumer. Kasi the process is very expensive. Okay. So mas mahal siya compared dun sa traditional treatment natin. Yes, mas mahal siya. Tapos bukod pa dun sa salt water na ititreat mo, kunwari Manila Bay water yan, eh medyo madumi, hindi medyo, madumi yung Manila Bay eh. So may additional treatment process ka pa to address yung medyo septic condition kung meron man na quality ng water na ititreat mo. So dual siya? Dalawang dual siya, yeah. Hindi lang siya basta ano. Hindi lang basta desalination. Mapa-bottled water na talaga ako niyan pagka. Anyway, so yeah. Pero Eric, yung bottled water mo, remember the bottled water. Say for example, yung typical na water refilling station, galing din yun doon. So magtataas din yung presyo nun.
Precisely. Supply and demand yan. Supply chain management. Hello sir. Bale, well, we're down to our may last question na lang din ako, no, before we wrap up yung ating session. Medyo mahaba-haba na rin tayong nagkikintuhan dito. So, actually, gusto ko lang siya relate with the COVID. Ano? Kasi I think may nag-present sa atin noon sa webinar natin during the pandemic na meron nga raw traces of COVID in the wastewater. No? So I don't know, yung ngayon ba, ano, meron po bang studies right now on COVID na sa tubig natin? Are they present in our water or do we have extra measures in treating? Kung may alam po kayo, if there are any measures in treating yung water natin, particularly because of the COVID or sa situation natin ngayon. Ako may, wala pa akong nabasa locally, ano? Yung mga nababasa kong papers na nagsa-study na, sa ibang bansa eh. Sa Philippines, wala eh. Pero one thing is, as for sure, kapag ang water mo nag-undergo ng proper treatment, nagkaroon ng disinfection, chlorination, or kung may additional measures, UV disinfection yan, definitely, matatanggal yung COVID virus, yung SARS-CoV-2, yung pala yung virus daw. Yung COVID is the disease. Ayun. So, definitely daw, yun yung nabasa ko sa mga research na existing ngayon. If the treatment process is properly designed up to the disinfection, kaya nung disinfection, patayin yung SARS-CoV-2. Pero locally, if we have studies conducted, I'm not familiar of any locally conducted studies about that. Actually, when I initially first read that, medyo naparaning ako ng konti dyan. Not because of the potable water situation. Napraning ako dyan kung nasa, lalong-lalo na sa mga lugar that are not being served by wastewater treatment plants or wastewater facilities, yung mga served by septic tanks na binabaha. Ang naging tanong ko, when I post sa ibang mga researcher is, what if merong isang may COVID sa isang bahay, naka-self-quarantine siya, siyempre, gagamitin niya yung septic tank, di ba? At biglang bumaha. Yun yung tanong ko. Biglang bumaha, umapaw yung septic tank. Will it be a means of transmission? Yun tanong ko pa rin yun hanggang ngayon na walang makasagot sa mga researchers. Wala pa naman ata sir na yung ang transmission ata. Yeah, laging airborne. Kasi dapat inumin mo yung tubig baha bago ka maka. Tignan sana mag-evolve na ano, waterborne na siya. Mutate. Yeah. I remember nung ano yun yung first session natin and then yung nagsalita yata ng taga-ibang bansa. Yun yung naging umagat ng session natin. And then, yun din yung tanong nandito sa amin kasi alam nila taga-Maynila ako. May way ba daw na maging waterborne siya? And then, I posted that one to our wastewater department, wastewater division, na tinatanong ko kung ganun. Tapos sabi nila, normally naman daw talaga ang wastewater is marami siyang contaminants or marami siyang virus na kasama. It's in a matter how we are checking or how we are cleaning that one. And then, just pahapyaw lang, last Saturday is nagkaroon ng General Assembly si MLQU student chapter. And one of the speaker is Doc Sai. From the TCI. Binanggit niya doon noon pa lang nag-RT-PCR na para sa mga tubig. Lately na lang daw na talagang nagamit ang RT-PCR for the testing. So, tinitest na daw dati ang tubig. Pamagat nung paper niya ni Doc sa Donabella Sayari. Harmful algae monitoring as bioindicator for water resources management. So timely din yung tanong kanina na na-inject ko siya dito kasi
i-explain kung the process of checking and monitoring the water using RT-PCR. So doon pa lang daw malalaman na may kung may virus na kasama. But in reality, meron daw pero hindi siya ganun ka high level na pwedeng makaapekto sa atin. Kumbaga kasi anything naman ng sobra, yun naman nakakaapekto. Pero with the process of the treatment plant, with the process of yung mga chemicals na ini-inject, nalilinis yun. So nadadivert. Parang may commercial nga, 'di ba, na yung isang ano daw, yung isang panlinis sa garantisadong patay ang COVID virus. 'Di ba? Kung naririnig niya, 'di ba, sa commercial sa TV. Hindi ko nilang babanggitin kasi hindi siya. Hindi tayo sponsored. Yan ang mahirap sa live eh. Mas pwede mong sabihin pero hindi gusto mong sabihin pwede hindi mo masabi. So ang pwede mo lang sabihin sir is ang ating sponsor Emerald General. Okay, so I guess unless may mga gusto pang dagdag yung ating mga guests, so I think that wraps up very fruitful our, now. No, oh. So bottom line, pwede natin inumin yung tubig natin sa yung nasa gripo, no, yung faucet, yes. Yung water that comes out from our faucet, yung tap water natin, pwede natin siyang inumin. As ano, ang check niyo lang yung sa check niyo lang after 24 hours kung hindi masira yung tiyan niyo. Ibig sabihin niyo sa household niyo may ano, sa household ano. So yun yung ano, but yung survey, yung pinoprovide sa atin ng water ng ating mga water concessionaires are definitely 100% potable. Potable. Okay. Oo nga. That confirms, no? Yeah. Mm-hmm. So, Pia, meron ka, ano, bago natin ipasalamatan ng ating mga ang ating mga guests? I think wala na akong questions. Ang dami kong natutunan actually in this conversation. Oo nga. Ang dami trivia, ang dami kong natutunan. I'm very thankful, Mim, na nakasama ako dito. Kasi, very fruitful discussion. Thank you again to our mga expert guests. Mm-hmm. Ating suke sa PICE. So, of course, we just have, just like to present to you a certificate. Sandali, bubuksan ko lang. Alam mo naman ngayon, sir, mga puro virtual certificate na lang. ipunin na lang, kukunin na lang namin pag magre-renew kami ng ano ng PRCID. tama na. So let me read our certificate of appreciation to our speakers or to our guests for grateful appreciation of his participation as our guest in the topic Can You Drink Our Water, and for his invaluable contribution to the success of the PICE sessions, session number 2 held on January 19, 2021 through hybrid online application given this 19th day of January in Quezon City. Signed, Frederick Francis Season, National Treasurer, Chairman of the Interspecialty Group Committee. Signed, Dr. Erdsan Rene Suero, our National President, and attested by Engineer Peter Paul D. Junior and National Secretary. So the certificate of appreciation is given to Engineer Robinson A. Salenga II. To Dr. Robert S. Licup. And to, of course, our guest engineer, our Dr. Maria Antonina Tanchuling, and ating environment expert, Engineer Reggie Bakasieb. So, thank you very much. Thank you sa ating mga... Thank you sa ating guest speakers, no? Also, thank you sa viewers natin na sinamahan tayo in the second session. Thank you. So, mapaalam na tayo. So, I think that wraps our second session for this afternoon. Sa paulit-ulit namin sinasabi, ang dami namin natutunan. We hope na marami din kayo natutunan as viewers. So, kung meron pa kayong further questions, you can contact PICE if you have further clarifications.
So sana sa next session pa natin is makasama pa rin kayo. Very interesting topics lagi dinidiscuss ng PICE. So, thank you again sa guest nga natin and of course to my partner, Pia. So thank you very much. Maganda yung mga questions si Pia. And abangan nyo po yung ating next session. We'll just post it in the Facebook. So we're trying to cover all fields of engineering. So abangan nyo po yung ating session number 3. So again, thank you to all of our viewers. Thank you for all your comments and your questions. And to all our guests, maraming salamat po. So thank you. Thank you. Thank bye-bye. You. Bye-bye. Thank you. Sa Tagumaynila. May shout-out pa. Sige, sige. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We'll be right back.